We're back again for another vlog dito lang sa ating Muntin channel. For today's video, meron tayong agenda, but gusto ko lang muna mag-sorry for this week kasi almost 1 week din tayo natahinga, and yung latest upload ko is almost 1 week ago, and ito yung magiging topic natin ngayon. Nga guys, it is almost 9:01 ng gabi, pero hindi nyo nadidinig guys, pero dito sa kabilang Looban, Nay? Yung pandakot? Hindi. So yun nga, mabalik tayo guys. Dito sa kabilang looban, merong nakakasiyahan. Kahit ng very, very light lang naman. Pero, ang concern kasi, ang concern ko, bilang, syempre, isa sa mga mamamayan, and bilang, taga dito din sa Buli, ayun na nga, may pandemic. Medyo mahigpit ulit ang hinigpitan. Tayo ulit. But these people are still having fun, having some friends, kahit pinagbawal. Bawal ang gathering, bawal ang basta ang mass. Hindi ko alam kung bakit they are still having mass. Hindi naman masama na magkaroon ng konting kasiyahan, but syempre we as Filipinos, we need to follow protocols, we need to follow rules, kasi pag once na di natin sinunod, masalo lang tatagal ito. Masalo lang tataas ang cases. Masalo lang dadami. And hindi ko naman na masisisi yung mga tao kung bakit they want to have some fun. Pero ilagay natin. And hindi lang naman sila yung mapupuranada, but also nandito din sa kabilang oba, which is nandito yung lola ko, bahay ng lola ko, kasi doon kami sa kabilang oba nakatira, ako, si mama, kapatid ko, pati si papa. Tapos dito sa kabilang oba nakatira yung lola ko, which is itong bahay. Nakikita nyo naman, iba yung background natin, may painting. So yun, hindi ko alam, hindi ko lubos maiisip. Siyempre, sabi ng lola ko, birthday yan daw. And yung nagkakantahan dun is kamag-anak namin sa lola ko. And yung isa doon sa mga kapatid ata ng lolo ko sa mother side ko kay mama is under or nagtatrabaho sa poso. And siguro aware naman din yung kapatid ng lolo ko kung ano yung mga protocols, kung ano dapat yung mga sinusunod, kung ano yung mga dapat at saka yung mga bawal, which is bawal nga ang inuman, ang gathering. And hindi ko alam kung bakit nila sino yan. Kung dinig nyo yung kantahan, yun, hindi ko sila masisisi guys, but for me, concern ako sa kung ano may magiging outcome nito if
summon official dito sa Buli, sa Barangay Buli ang nakakapanood. But I just want to aware all of you guys na sumunod tayo. Kung gusto natin ma-lessen yung ano, yung mga days na mag-iigpit ang government, dapat sumunod tayo sa mga protocols. Wear mask, wear face shield paglalabas, and yun yung laging pinapaalala sa akin ni mama. Kasi ito, pinapasuot ako, tapos may face shield din. And yun guys, sumunod tayo guys, kasi tayo din ang mahihirapan yan, and tayo din magsasuffer. Happy now, suffer later. Yun yung kataga ng iba. Pag once na yun, nagsasuffer ka na, hindi yun, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ko ginawa yun in the first place. And if you are an official, please, tayo yung magsabi sa kanila. Tayo yung gumawa ng protocols na pinapairal natin. Kasi ayun nga, may curfew ng SGs, may liquor ban, but still may kasiyahan pa din doon. And hindi ko sila masisisi about that. But the first place, alam na nila yun, but still ginawa nila. And for me, I won't tolerate that kind of thing na syempre damay-damay yan eh. Pag once may ginawang kalukuhan yung kapitbahay nyo, eh ayun. Kaya hindi din maiwasan ni lola at saka ni mama na laging mag-ingat at saka lagi akong magsuot daw ng mask. And ayun, ito naman, nagsusuot naman ako palagi. So ayun nga guys, pasensya na ulit. I just want to say sorry for all of you guys na almost 1 week din tayong hindi nakapag-upload ng videos. Kasi parang I just want to take a break, but not totally na ayun, hindi na mag-upload. Syempre gusto ko lang mapahinga kahit papano, but I just want to say sorry guys. And kung bago pa lang sa vlogging channel ko, please like this video, subscribe to my channel, and ring the notification bell for more updates to come. And papaalala ko ulit, please keep safe guys, laging sundin yung mga protocols, and sana matapos na to. We hope and we pray na sana matapos na to. And sana sundin natin talaga guys yung mga protocols, yung mga guidelines na pinatutupad ulit. Eh, yun talaga buhay. Pinagsabihan na nga in the first place. Pero ganda tayong mga Pilipino, matitigas ang ulo. So yun guys, peace out.